Hey guys, welcome to Pinoy Freelancer and today ay tuturuan ko kayo or ipapakita ko sa inyo kung paano ako kumita ng $524.29 within 21 days using Facebook. So this is a new channel, so please consider subscribing, liking, and commenting para mas dumami pa yung audience natin. And this is going to be a step-by-step guide from creating a page, growing your followers, and also tuturuan ko din kayo kung paano mag-edit ng videos na i-upload na magiging content ng inyong Facebook page. Okay? So ipapakita ko sa inyo na today is just the 21st of March. So i-refresh ko itong Google. So ayan. So March 21st, 2020. And this is not 30 days. Again, nakalagay lang this month, pero it's actually from the 1st of March to the 21st, which is the day today. Pero kasi yung time zone ko is Pacific time. So yung 21st, the whole profit for Saturday is hindi pa nagre-reflect. Okay, so update natin ulit. So that's $524, which is around 26,000 pesos. So this is just a month old page since approval sa monetization. So kung gagawa kayo ng page, it might take about 2 months to 3 months bago kayo ma-approve sa monetization, kasi meron tayong requirements from Facebook bago kayo ma-approve. So punta lang tayo dito sa link. Lalagay ko yung link sa baba. Pero nakalagay dito na you must pass and remain compliant with Facebook's partner monetization policies. So very important na basahin natin 'to, kasi meron akong ginawang page last year na nagkaroon ako ng violation. So although kumita ako with ng 15 days, na-ban yung account, so hindi na nag-proceed yung earnings. Although napakabait naman ni Facebook, kasi yung kinita ko, although na-ban ako, is pinadala pa rin nila sa akin, which is I think around 8,000 pesos din. Okay? So sabi dito, you have to publish from a page. So gagawa kayo ng page, hindi pwede yung profile or yung personal account ninyo. And dapat meron kayong 10,000 followers. Okay? And also, you must generate at least 30,000 one-minute views on videos that are at least 3 minutes long. Okay, so very important ito guys, na susundin natin to. Okay, kaya itong gagawa ako ng step-by-step guide para hindi na kayo magkamali, hindi nyo na magawa pa yung mga mistakes ko in the past. Okay, so 30,000 one-minute views is madali lang siyang makuha kapag nakagawa kayo ng viral video. So alam niyo naman yung viral, madaming likes, madaming shares. Ang isang tao na magsi-share ng video mo na merong say 1,000 friends is magiging eyeball ng video, na nagiging snowball effect kumbaga. So patuloy lang siyang lumalaki. So yung page ko ngayon na nag-earn nitong $524 is meron akong 40,000 followers na lumaki lang siya ng kusa, kasi nagkaroon ako, sinerte ako na nakahanap ng viral video, kaya lumaki lang siya ng lumaki. Okay, so ito naman na nakalagay dito sa monetizable view RPM, ito yung binabayad sa atin ni Facebook for per 1,000 views. So let's say for example meron kang 4,000 views sa video mo na na-approve for monetization, meron kang $1 kasi 0.15. Ito actually about 2 weeks ago it's $0.30, pero I'm not sure, siguro dahil sa coronavirus kaya bumaba yung RPM. And this is a local page, by the way. So Pinoy page ito. Merong mga pages, meron akong nabasa somewhere na kapag gumawa ka ng page and yung audience mo is from USA, Canada, UK, Germany, it ranges from $3 to $5 ang RPM. So imagine yung 3.4 million views ko
imagine kung $3 to is mas malaki pa tong kita ko. Itong kita ko is napakaliit pa kasi bago pa lang itong page. And merong mga Pinoy na kumikita ng dihamak na mas malaki. Merong mga $3,000 per month, $4,000, which is about around 200,000 pesos. But the point here is everybody starts small. So, and I want to share this as soon as now para lahat kayo na gusto rin kumita extra is makapag-start na kayong gumawa ng page, makapag-grow ng page ninyo. And yeah, so first, tuturuan ko kayo dito kung paano gumawa ng Facebook page. Okay? So, gumawa na ako ng page. Nakalimutan kong i-screen record. Pero ito na yung page. Bali kung gagawa kayo, i-click nyo lang yung create sa top. And then, click on page. Sige, papakita ko na lang din. So, from create page, I chose community or public figure. So, click get started. So, lalagay nyo lang yung name ng page. So, for example, Pinoy Freelancer. Tapos, yung category, magta-type kayo first before lumabas yung drop-down. So, yung sa akin, I think pinili ko is entrepreneur. So, entrepreneur, and then I click continue. Pero hindi ko na i-continue to kasi meron na akong page. Tapos, mag-a-ask ito na mag-upload kayo ng profile picture as well as yung timeline photos, which is ito yung profile picture. Alam ko alam niyo na to. And then ito naman yung timeline photo. Okay? So once nagawa niyo na yung page, punta kayo sa settings and punta kayo sa templates and tabs. And then pipili natin yung video na template kasi yung standard standard na. Yung default is standard. So, click nyo yung edit. And then, scroll down. Piliin natin yung video. Ayan, video page. Click nyo yung view details. Scroll down ulit. And then, apply template. So, may, ayan. The live videos shop tabs will be visible and rear. Click nyo lang yung okay. Okay, so ayan, make sure na yung template ng page ninyo is naka-videos. Okay? So, wala pang content itong page kasi kagagawa ko lang. As you can see, zero followers. So, ayan, inaanyayahan ko kayong i-like yung page. Okay? So, yung pwede nyo gawin para magkaroon na kayo ng followers is to invite your friends to like your page. Okay? So, scroll at the dito sa pag nag-scroll kayo sa baba, nandiyan yung list ng friends ninyo. You can click invite manually or if you click on see all friends, may option dito to select all and then send invite. So if you have 5,000 friends, good for you. Para alam mo na, para may head start lang, okay? So i-close ko na 'yan. Next na pwede natin gawin, personally ako, nag-run ako ng Facebook ads para ma-meet ko itong 10,000 followers and then yung 30,000 one-minute views. Although, nag-run lang ako ng ads, I think the first week nung na-publish ko yung page. Kasi, kasi kapag walang followers yung page mo, kapag nag-a-upload ka, almost wala or kokonti yung nagiging eyeball ng video mo. So, yung ginawa ko, nag-run ako ng isang page likes na campaign and then isang video views na campaign. So, nagkaroon lang ako ng mga viral videos na after kong i-run, na nagkaroon lang siya ng around 1,000 views and a couple of shares and likes. Lumaki na siya. Doon na siya lumaki. Naging viral na siya. Meron akong videos na nag-million views and siya yung nakatulong kaya nagkaroon ako ng madaming likes and followers. Okay? So, likes and followers, it doesn't mean na yung tao kailangang i-like ang page mo
para magkaroon ka ng followers. Okay? So, sa next video ko, ipapakita ko sa inyo yung insights ng page. Pero, as I've mentioned, tuturuan ko kayo step by step kung paano to gagawin. And, one more thing na ipapakita ko sa inyo is yung ads. Okay? So, ito yung ads manager. Madali lang gumawa ng business account. So, punta lang kayo sa business.facebook.com while nakalagin kayo sa personal account ninyo. And just follow the prompt, next lang yan. And then, magkakaroon na kayo ng sarili ninyong business manager. So, mas maganda yung business manager kaysa sa yung boost post. Kasi yung boost post, hindi ko siya ginamit before, pero very limited yung ano niya. Kumbaga, yung targeting. And then, mas maganda na nasa business manager ka kasi magkakaroon ka ng chance gumawa ng custom audience, look-alike audience. I-explain ko lahat ito sa following videos. Pero, in short, yung look-alike audience is a group siya ng audience from the data na na-collect mo before. So, let's say, for example, meron kang 10,000 video views na binayaran mo, meron kang 10,000 people na nanood ng up to 95% ng videos mo, pwede kang gumawa ng another 100,000 people, almost a million people from that data. So, instead na magra-run ka ng ads sa mga taong baka hindi naman manood, pwede ka nang mag-run ng ads targeting people that are more likely to finish or to complete watching your 3-minute video. Okay? So, ito yung isang example ng ad na nirun ko. As you can see, I spent 210 pesos. Kasi ito is about, I think, 50 pesos per day. Ayan, 52 pesos per day. Meron tayong 15,000 through plays. So, ang through plays po is 15 second play. But it doesn't mean na 15 seconds lang pinanood ng audience ko ang video. Ito lang yung parang metrics lang. Kumbaga, data lang ni Facebook na telling you na... Kumbaga, yung binabayaran natin dito, sorry. Hindi ko ma-explain. Kumbaga, yung binabayaran natin per 15 second view is 0.01. So, sobrang mura, napakamura. Kaya kung mapapansin nyo, yung true place ko is 15,000 views for 210 pesos. So, if I click dito sa performance, ilagay natin engagement. So, kung mapapansin nyo, post reaction, ito yung mga like. Mga likes. Meron tayong 2,000 reaction, meron tayong post comments. Itong mga comments na to is tagging pa. So, kung mapansin nyo, yung tag, kapag yung ibang taon, hindi lang isang tao yung tinatag. So, yung tinatag, kumbaga binayaran ko sila na panoorin yung video ko, pero sila, nagdadala din sila ng tao for free para sa akin. So, yung mga taong tinag nila or yung video, yung mga taong nanood ng video nung shinare nila is free na yon, hindi ko na yon binayaran. So, ito yung power ng ads kasi mas madaling dumami talaga yung taong manunood and magla-like ng videos mo. Okay, so mapansin mo, 611 post shares. So, kahit ako, okay lang sa akin magbayad ng piso per share. Pero, kung mapansin nyo, 611 shares sa 200 pesos na binayad ko is not bad. Diba? So, ang kinaganda nito, ang audience ko dito is yung look-alike audience na sinabi ko sa inyo. So, ipapakita ko lang. Scroll down ko. Para may idea lang kayo. Ayan. So, sabi dito, itong ang pangalan ng audience ko is look-alike Philippines 1% who watched 95% of my funny video. So, suggest ko lang, mas mabilis mag-viral ang something na nag-trigger ng emotion ng audience. So, either nakakagalit, either nakakatuwa, nakakalungkot, yung mga ganyan is mabilis siyang mag-viral.
Okay? So, siguro mga next videos, sa mga susunod na videos ko, ituturo sa inyo in-depth yung kung paano gumawa ng Facebook campaign. For this lang, bali pahapyaw lang lahat para maintindihan nyo lang kung paano. So, again, gagawa tayo ng Facebook page. Ihihit natin itong 10,000 followers and 30,000 one-minute views by running ads. And, sorry, kung wala kayong budget to run ads, okay lang din mag-ask ng friend to like your page. But you cannot spam groups or pages. Hindi pwede yon kasi makikita yun ni Facebook and mahihit kayo, matatag kayo nung ano. Ano nga yung tawag doon sa violation na yun? Engagement. Nakalimutan ko. Pero meron akong mga kakilala na nagkaroon ng na ban dahil sa pag-i-spam ng mga pages and groups. So, pasensya na kung napakahaba ng video. Gusto ko lang maintindihan nyo kung ano yung gagawin natin. And I promise to create more videos para, step-by-step guide. Gagawa rin ako ng instructions or tutorial kung paano gumawa ng logo, itong timeline photo ninyo, and then kung paano mag-edit ng videos, kung ano yung mga niche na pwede ninyong gawin, and just make sure to subscribe and click the notification bell icon para updated kayo kapag nirelease ko yung susunod na videos. Also, you can comment down below pala ha kung ano yung gusto nyong matutunan first para yun na lang, doon na lang ako magbe-base ng mga next videos na gagawin ko. Ayan, again, thank you so much for watching and see you sa next video.